Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my Chang Amir from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you, 72 hours. Maraming salamat po na sa aming subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome to welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga ko. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung isa po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. Tandaan mo, general reading tayo ha, Virgo ha. Hindi mo to personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Para kay Virgo, 72 hours. Show me. Okay, this is a time to move on. Siguro ipasin nyo may travel. This is a time to move on, no? Sa nakikita ko dito. And then, sinasabi dito na kailangan mo daw stress ka, no? Bakit ka stress? Iba sa inyo, may inaalala, may winowo, may pag-aalala, worried, something. Maybe may insomnia kayo or nananaginip kayo, mga nightmare, nakikita ko dito. Ang sabi dito, kailangan mo daw i-chase yung dreams mo eh. You need to move on, mag-give effort ka daw para ma-achieve yung mga dream, yung mga gusto mong dream na mangyari sa buhay mo. Yan ang nakita ko. Kaso ang nakikita ko sa'yo, parang ano ka, parang stress ka. Hindi ko alam kung hindi mo alam kung paano gagawin, no? Kung hindi mo alam kung paano mag-umpisa, yung parang ganun. Parang may pag-aalala ako nakikita sa'yo. Takot, ganyan. Maaring may mga nawawalan ka ng pag-asa, di ba? Parang nakita ko sa'yo, parang ang dami mong problem na parang iniisip ng iba. Siguro iba sa inyo, parang sukdulan yung mga pinagdadaanan sa kanya. Kasi nakita ko yung anxiety, depression, as in mga dipuan, actually. Mga deep unhappiness ako nakikita sa iba. Ingat kayo, no? Basta kayanin niyo yung mga nakikita kong problema niyo. Kasi iba sa inyo, parang dumadating kayo sa part na parang hindi niyo na kaya yung situation niyo. Nakikita ko sa'yo dito, hindi ka na nagiging masaya. Kung nasaan ka ma, you're stuck, no? Oh, kumbaga, you're stuck, siguro magulo yung isip mo, eh, no? Kumbaga, you need to control din yung sarili mo, no? Dito, kailangan mo maging matatag, no? Siguro ngayon, iba sa inyo, nagiging matatag na sa dami ng, or kailangan na, sa dami ng mga naging problema nyo sa buhay nyo, yan, kailangan nyo talagang, baka naging matatag na iba, or naging, kailangan nyo maging matatag. Kasi ang sinasabi dito, you need to clear. Kailangan mo ng clarity, no, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Magkaroon ka ng pagpapasya, no, na, and focus dito. No, kumbaga you need to lead. Kumbaga kailangan mong maging leader, no, ng mga situation mo na pinapatakbo sa ngayon. Ang nakita ko dito, kailangan mo makontrol kasi yung nararamdaman mo, yung isipan mo. Hanapin mo yung makakapagpapabigay sa iyo ng happiness, joy and fulfillment. Minsan tanongin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung makakapagpabigay sa akin ng kasiyahan? Ano ba talagang path o ano ba yung gusto ko? Ano ba yung rules na gusto ko? Diba? Ano ba yung dapat kong pagpasyahan? No? Yan. Ang nakita ko dito. Ano ba yung kailangan kong i-structure? Ganyan. Yung mga i-build or gawin, mga ganyan. Kasi magkailangan mo magkaroon ng ganun eh. No? You're under authority. Diba? Sinasabi dito. Huwag kang magpastak. Kasi maaring there's a situation here na nakikita ko sa iyo na nakakapagpa-hold sa iyo para mag-change ka sa iyong best version eh. Merong naka-attach sa iyo na isang situation, a toxic energy, no, maybe sa iba, ganyan na nakakapagpahatak sa iyo, no, para umangat ka, no, dito. Kaya nakikita ko din na siguro
kailangan mo makontrol yung nararamdaman mo sa ngayon, yung situation. Nakita ko rin dito, siguro, andun na rin yung pag-iwas eh, no? Pag-iwas, siguro sa inyo umiiwas kayo sa mga tao na alam nyo na sarili niya lang iniisip niya, or tao na, may tao kasi makasarili actually. May tao makasarili po. May tao makasarili, may tao na sakim. Ah, yan, sarili niya lang iniisip niya. More on self. Parang hindi niya nagiging toxic sa sayo. Nagiging toxic siya sa buhay mo. Or maybe talagang, kasi siya yung naging blockage mo. No? Siya yung nagiging problema mo sa nakita ko. Hindi ko alam kung nag-aaway kayo o hindi lang kayo nagkakaintindihan, ganyan. Sa iba rin dito, siguro may mga nag-aaway-aaway na when it comes to a territorial, no, may nag-aaway-aaway, may mga ano, depensahan, very defensive tsaka mataas ang ego. May mga agreement, may mga disagreement, may battle, and then maaring iba is may conflict, maaring magkakapatid or karelasyon mo man yan, boss mo man yan, yan. May nakita akong conflict, malaki man o maliit to, no? Yan. May mga, sa iba dito, may nakipag-competition sa inyo, ang nakikita ko. May mga aggression. Tingnan natin. Anak, tingnan natin. Siguro iba sa inyo nagkakaroon na ng pagbabago when it comes sa aspect of life or pananaw sa buhay, no? Tingnan natin. Ano po yung the devil kay Virgo? Sino si Devil para kay Virgo? Bet na dyan ka, Devil. Nyak. Okay, sa nakita ko dito, ang sabi dito, you need to create, no? You need to create and move on. Saka kailangan mo daw ng magkaroon, ma-find mo daw yung peace mo sa nakita ko dito. You need to move on talaga, no? Kumbaga, ang nakikita ko rin dito, si Devil, hindi ko alam kung may tao na they want reconciliation sa'yo. Ang nakita ko. Someone want to communicate, eh. Ang nakita ko to. Someone want to communicate. Or reconciliation. Maaari itong tao na to, hindi kayo nagkaintindihan ito. Pero, kung may makikipag-reconciliation, or hindi ko alam kung umiiwas siya o ikaw ang umiiwas. Or they feel lang niya yun, no? Na gusto niya makipag-communicate pero ayaw pero hindi nakikipag-communicate. Kung halimbawa, ikaw, gusto mo makipag-communicate sa isang tao. Halimbawa, pero hindi ko alam kung, kasi you're stuck eh. Hindi ko alam kung ikaw ang umiiwas o siya ang umiiwas. Kasi sabi dito, kailangan mo daw i-release yung stress mo eh. Kailangan mong magsalita or you need to communicate dito kay Devil. Kung sino man tong Devil na to sa buhay mo. No, yun nakita ko. Yung iba dito, nakikita ko dito, gusto nang sumurrender sa mga challenge na pinagdadaanan nila. Kasi gusto na nila ng peaceful resolution. Yun ang nakita ko. Anak, tingnan nga natin. Ay, may pupo ka dyan. Mga anak ko, pupuin ah. Anak, mga pupuin naman kayo. Dito ka, anak. Okay. Tingnan natin. Bakit po si... Thank you po. Ah, ikaw to. Maaring ikaw by or vice versa ha. Ibig sabihin, malungkot ka. Either ikaw or a part of the family is malungkot dahil sa problema sa money. Or may tao na may sakit, part of the family, ikaw or a part of the family may sakit.
may sumasakit ang ulo, paa, or may illness, sakit. Basta may sakit eh, nakita ko eh. Tapos, dito, nakikita ko dito, magulo ang isip mo. Maaring may nag-away o magulo ang isip, ako nakikita dito na gusto makapag-reconciliation. Ako nakikita, either ikaw or vice versa. Pero ba't nandiyan po si Chariot? May nabubuli ba sa'yo? May nabubuli dito. Okay. Sabi dito, in the moon, ang dami mo iniisip ha, natutulog ka ba? Kailangan mo daw ng clarity ano? Kailangan mo maging totoo sa sarili, no? You need to speak, no? Sa nakita ko dito, no? Kailangan daw maging clear yung pag-iisip mo, you have a clear focus, and then you need to trust, mag-trust ka sa sarili mo, magsalita ka, honest to yourself, tsaka if you have an idea dito sa sitwasyon mo, kung may mga idea ka, kailangan mo daw i-pursue yung mga idea na to. Halimbawa, idea mo na makapag-usap dito kay devil, do it. O kaya, idea mo na gusto mo nang i-release yung sarili mo dito kay devil o sa mga sitwasyon na nakakapagpa-trap sa'yo or stuck sa'yo. Diba? Ganun. Kailangan mong i-force daw yun. O you need ng ano, need mo ng new journey dito. Need mo ng new beginning. Yun ang nakita ko dito. Kailangan mo daw i-release and you need to move on dito sa sitwasyon na masyado kang na-stuck kasi nagkakaroon ng blockage sa'yo, no? To move on. May mga sitwasyon na ganun ako nakita. Pasok mo sa sarili mo kung saan. Nak. Ika siguro, mami, kinakapakuha ng kuha ng ano ko. Kailangan mo, okay. Good, ano? Nandito ka na sa ano mo, no? You need daw talaga ng another path at kailangan mong sumubok or you need to take a risk o sumugal, no? Sa nakita ko dito. Para daw i-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve in life. Para may ma-accomplish ka daw, no? Sa nakita ko. So, iba dito siguro may ilelet ko na kayo. May ilelet ko na kayo and then may mga sitwasyon daw ako na nakita na magkakaroon ng finishing, no? Siguro may mga unfinished business na matatapos na. Pero, ang sinasabi dito, kung kayo is mag-another path, kung kayo is magiging totoo sa sarili nyo, kung kayo is mag-communicate, maybe communicate or pagiging totoo sa sarili yan, kasi may alam ka na namang katotohanan eh. Diba? Yun ang nakita ko dito. You have an idea na naman eh. Ano, may idea ka na how to achieve yung mga gusto mo sa buhay eh. You need to create na lang siguro with comes to yourself. No? Create and pursue yung mga idea na gusto mong gawin in life para makamit mo yung or ma-accomplish mo yung mga gusto mong makamit sa buhay mo. Yan. Diba? Kailangan mo daw sumugal. Kailangan mo mag-take a risk. Diba sa inyo, nagiging mainitin ang ulo? May tao dito na umalis? May tao na umalis? Pero pabalik. Hindi ko alam kung nag-travel siya or umalis siya pero bumalik eh. Yung nakita ko. Yun. May tao na ako nakitang gano'n. May tao na mainitin ang ulo. O ba yun? Five of Wands. Magulo yung... Kailangan mo daw balansehin yung sitwasyon mo, no? Sinasabi dito, you need to control and balance your situation. No? Sa nakita ko, you need to find balance. Kasi nakikita ko dito, medyo magulo yung isip mo. May mga sitwasyon talaga ako na you are focusing on a painful situation sa nakita ko sa'yo dito.
kailangan mo balansehin to. Kasi nakikita ko yung frustration in life, no? Yung frustration, yung mga self-imprisonment, ganyan. Yung feeling, ina-imagine mo parang helplessness yung mga bagay-bagay. Sa iba sa inyo, hakuan nyo lang. Para, basta your trap, your stuck, nakakaroon ng restricted dito, ganyan. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na parang na-corner ka. No, yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya kailangan mo daw kontrolin yung unit ng control and balancing, lalo na sa pera, lalo na sa mga situation mo sa ngayon. Kasi magulo ang nakikita ko sa'yo dito. Ibalik mo yung dati mong ikaw na huwag ka lang daw mawawala ng pag-asa sa buhay. Kailangan mo maging matapang, have strength, ang nakikita ko dito. Bakit ko si Two of Pentacles na nandito? Ah, dalawa agad. Okay. Ibig sabihin, sinasabi dito na you need to trust your intuition. No? Ang nakita ko rin dito na kailangan mo daw magkaroon ng mga pagbabago when it comes sa mga decisions in life, tsaka transformation, tsaka you need to let go yung mga bagay na nangyari na. No? Kasi it's over na ang sinasabi dito. This is a time to na decision making. Balancing to ang nakikita ko dito. At sinasabi rin dito, you need to learn sa mga nangyari sa buhay mo, no? Maging aware ka na, lalo na with sa pera, maging aware ka sa mga tao na, maging aware ka rin sa sarili mo, syempre. Sa mga tao na may mga lihi, mga tao na they want to fight para sa'yo, o baka inaaway ka, o yung mga tao na hindi kayo nagkakasundo, yun na lang ang pinakamagandang salita, no? Dito. Kumbaga, ang sinasabi dito, you need to abandon it, no? Yung mga nangyayaring hirap para bumalik yung iyong strength. Ang lakas ng aulan sa amin. May bagyo ba? Didinig nyo? Diba ang lakas? Diba parang biglang, ay, naku yung ano ko. Sabi ko yung sinampay ko eh. Ba yan? Kailan pa ako nagre-read ano? O diba sana? Ah, laban na naman again. Ito ang sinasabi ko, ito na ulit, ito na tayo, no Virgo. Sabi dito kasi, may mga sitwasyon ako nakita na parang nagbubulag-bulagan ka. I don't know why, pero parang hindi yung sitwasyon na parang nagbubulag-bulagan ka lang. Siguro you need to trust yourself, trust your intuition, and listen to your inner voice. No, kailangan mong ano, kasi nakikita ko iba kasi sa inyo, nagkakaroon na kayo na mismo ng enlightenment eh. Mas more nagiging super powerful o na-enlighten yung iyong instinct, yung iyong intuition, mas more siya nagiging powerful, kaya mag-trust daw kayo doon. No? Kasi yung magbibigay sa inyo ng tamang path sa buhay niyo. Ha? Awareness, ha? Nakita ko dito. Okay, masyadong ano, no? Ingat kayo kasi iba sa inyo may danger anxiety. Masyado kayo nagiging emotional. May takot ako nakikita sa inyo. Yung iba sa inyo, maybe yung iba sa inyo, you're illusioning. Or hindi nakikita ko siguro yung iba rin dito, maaari may malalaman daw kayo na sikreto na malalaman or mystery unveiled. Yan, mga ganyan. Mga, hindi ko alam kung may mga betrayal ako nakikita sa iba. No? Ingat lang din. Tingnan natin. The Emperor. Ay! Ito, ate. Sabi dito, kailangan mo daw harapin yung takot mo. No, kung ano man daw yung magiging choices in life mo, kung ano may mga papipili mo, kailangan mo daw tanggapin yun. Kung ano mga mangyayari, kailangan mo harapin yung takot na nararamdaman mo daw sa buhay mo para daw makapag-start ka ng new beginning sa buhay mo. Kasi yung manifesting something eh, ang nakikita ko sa iyo dito eh, no?
yung manifesting na matapos na yung mga difficult na situation mo sa buhay, na magkaroon na tumalik na ang sigla mo, na magkaroon na magkaroon na ng ano ba yun, yung mga wish come true mo, matupad na. Kaso, ang sinasabi dito, kailangan mo daw mag-isip, tsaka kailangan mo harapin yung takot mo. Ganun. Parang kasi parang you're in a situation na parang, yun nga, parang you're waiting an option. Either mag-decide ka, or mag-i-speak ka, or hindi. Or magbubulag-bulag ka. Parang mga ganun nakita ko sa'yo. Kaya kailangan, you need to use your mind and intellect. Be an emperor. No? Sa nakita ko dito. Kailangan mo maklarity itong sitwasyon na to para magkaroon na ng magician. No? Kasi ito yung mga minamanifest mo eh. Diba? Kailangan mong humarap. Talagang kailangan mong sumugal or you need to take a risk. No? Sa nakita ko dito. O, harapin mo yung hirap ng buhay. Kumbaga, harapin mo yung mga... Kasi may mga nangyayaring changes in life eh. No? Pero hindi mo siya maharap. Hindi ka makapag-desisyon. Kumbaga, meron namang beginning, hindi mo lang ma-let go yung meron, yung meron sa iyo ngayon. Yung nakakapagpapabigas sa iyo, yung nakakapagpastak sa iyo. Na kasi natatakot ka. Ayaw mo magsalita, ayaw mo humarap. 'Di ba? Ikaw na mismo, ikaw mismo nagpiring sa sarili mo. 'Di ba? Imbis na ma-abandon mo na yung mga sakit at hirap na yun, diba? Kaso hindi. Kailangan mo humarap. Kailangan mo maging emperor talaga dito. Diba, yung iba ba sa inyo, yun eh, oh, diba, the death? We have the death. You need to start and... Masyado ka mabait. Ayusin mo daw yung sarili mo, no? You need to move on and let go something, no? Yan, kailangan mo mag-start. Ang sinasabi dito, kailangan mo ng cleansing. Kumbaga, pag-aayos. Baka iba sa inyo, maglilinis ng bahay, ano? Mahilig kayo maglinis ng bahay. Mga ganun, kailangan nyo maglinis, mag-cleaning sa sarili nyo, baka iba sa inyo, sa bahay, baka mag-cleaning kayo, ganyan. O, diba, the fool, sabi ko sa'yo eh, you need to abandoning the past, and make a new beginning, back to the zero ka, oh. Yan, back to the zero, sinasabi ito. And then, kailangan mo daw maging matalino, pag-aralan ang lahat ng bagay, ang nakikita ko dito. Maging matalino ka, ha? Ay? May tao dito na ano, nakatingin lang siya sa'yo. Someone spying you, no? Sama spying niyo. Hindi ko alam kung siya yung tao, kasi may problema ka sa money. Hindi ko alam kung siya yung tao na nakapagpapa-drain sa'yo, no? Kasi this is a toxic person eh. Nakita ko dito. Someone's may toxic person dito na nakatingin lang sa sa'yo. Hindi ko alam kung kasama mo siya sa bahay or tinitingnan niya yung social media, you know? Kasi tinitingnan ka lang niya habang nauubusan ka eh. O wala lang siyang magawa. Yun ang nakikita ko. O kaya, kung mga marites yan, eh, makatingin niya yung mga social media mo, yung mga, hinihintay niya yung pagbaksak mo, hinihintay niya na maubusan ka. Yun ang nakikita ko. Kung sino man siya, no, ingat lang din. Arigato namaste, God bless.